Ang Medical Center Muntinlupa ay matatagpuan sa No. 38 National Road, Muntinlupa City. Itinatag ito noong 1986 at naging pangunahing hospital ng syudad. Good afternoon, I'm from the Municipal of Muntinlupa, Medical Center ng Muntinlupa, paring sa inyong medical secretary na. Pupuntahan namin yung medical secretary na rin. Ang medical secretary ay isang profesyon kung saan sila ang nagsasagawa ng mga clerical duties sa isang medical office. Karaniwan sa mga gawain nila ang pagta-type, pagpapanatili ng files, at billing. Gaya ng iba na nagtatrabaho sa healthcare support careers, ang isang medical secretary ay napakahalaga sa pagsasagawa ng kahit anong pasilidad na nagbibigay alaga sa mga pasyente. Si Ms. Flor Jupansa, isang medical secretary ng ospital. Narito ang aming naging pakikipagpanayam sa kanya. Ngayon, nag-interview kami ng medical secretary dito sa Medical Center ng Muntinlupa. Andito si Ma'am Flor. Siya yung medical secretary namin na interviewin. And si Sir Alan. Ano po yung nagustuhan nyo dito po sa profession? Ano dito sa Kasi, pag magtatrabaho, kailangan laging may willingness at may pagmamahal sa work. Siguro, nagustuhan na rin namin ni Alan dito dahil masaya. Una-una, mababait ang boss namin. Kahit medyo toxic minsan, talaga hindi may iwasan yun. Pero, okay naman. Nahahandle naman namin ang maayos. Hindi po ba kayo mahirap? May mahirap, syempre. Hindi naman pwedeng lahat madali lang ang gagawin. May mga time na mahirap. May mga time na inaaway kami ng pasyente. Mga ganyan na talagang nakaka-encounter kami ng ganon. Basta't masaya ka. Basta masaya ka sa kahit mahirap. Correct. Kahit anong para sa pagbusto mo. Oo. Pag may willingness naman lagi. Oo, tama. Diba? Gano'n man po kayo patagal na sa mama? Ako ay 21 years na. Dalaga pa ako. Ito si Alan. 14. Ito ang mga kasi 93 1993. Napakaliit pa nitong hospital na to. Kubo pa lang siya. Parang apartment lang siya na up and down. Tapos cubicles lang. Uy, ako na din. Gano po kayo na ba magiging mahirap. Kung isipin mo, mahirap kasi halimbawa ang medical secretary, hindi lang isang boss, dalawang boss na boss. Bawat isa sa amin may walong boss na boss. More than, no? Minsan more than pa. So kung isipin mo, mahirap. Pero kung may sistema pa, ganun. Ano mo, maayos mo naman lahat kita magpag-usip. Mahirap mo nang maayos. Ganun dito, katagal sinake yung course nyo bago po nga pagiging Ay, ako tinake ko yan sa Diocampo ng 3 years lang. At in medical course ka talaga ba? Medical course ako. Nag-ano muna kasi ako ng first year ako ng liberal arts. Kasi ang gusto ko talaga noon, optometry. Ayaw ni mama, in-enroll niya ako ng nursing. Isang sem lang yon hindi ko tinapon. Kasi nung namatay mama ko, so, ayoko naman si mama naman na may gusto na mag-nurse ako eh. So, yun. Nag-liberal arts muna ako. Yung liberal arts na yon yun yung mga wala pang course na naiisip. Parang hangin lang sa Diocampo. After nun, nag-ship na lang ako ng kapto parang gusto ko yung ganyan-ganyan. Eh, may kaibigan kasi ako yun ang course. Hindi ko, ginaya ko na lang. Hindi ko talaga parang gusto. Gusto ko talaga optometry eh. Pero lang hindi ko na ano yun. Okay naman. Ngayon po ba hindi na masyadong ginagamit sa hospital? May never na ginamit. Hindi na siya. Nagamit ko lang yun na rin nung pinag-exam ako ni Doktora Katigbak dito. Yung nag-a-apply pa ako. Paano na niyo? Bawal na po. Bawal ang pala. Ang eksteno, yung hindi pinatanong. Kasi ang medical secretary, stenography, hindi magagamit talaga. Unless na ano ka, no? Executive secretary. Pero kala ko gagamitin. Sana ko talaga ang ganda. Sa loob, hindi pala. Sa lola. Lola. Ayun. Halos mag-testing ko lang po ba yung medical transcription sa medical secretary? Doon nag-uumpisa siguro yung pag-aaral at medical secretary. Kasi,
medical transcriptionist, bago ka maging medical transcriptionist, dapat mag-aral ko muna ng medical secretary. Ano pong karaming ginagawa ang medical secretary? Dito ngayon. Ngayon, gagawa ng record. Mag-BBP. Kuha ng temperature. High, weight. Pag-pwede, depende kung pwede yan. Kung adult patient. Oh, adult I am. Pwede po ba kayo nagsimula agad? Ay, hindi. Ako sa ano, sa physician tower. Physician diagnostic services. After ko na rin. Oo. Mga 4 years ako doon. Tapos, ganun. Ano po magiging mga trabaho dito? Bago ka na sa ay, direction na. Ah, direction. Mag-handle, kaya lang noon kasi, konti-konti lang ang doktor ang nasa dumami ng dumami. Palaki ng palaki yung the more doctor, the merrier. Go ahead. The more doctor. Ang doctor, the merrier. Kasi siyempre, mas malaki ang ano, depende po sa doctor na kung ilang doctor po dun po dumidepende sa larin. Over doctor kami eh. Hindi mga doctor ni Jennifer. Siyempre, lakas naman yan. Kasi ang dito, pag 3 times a week, dapat 2,000. Ngayon na lang ha, no? Kasi yung pamabukit na ka muna ng mababang sabi. Hindi na po kayo nag-aangat sa ibang trabaho pa po? Or... Ayan, oo, interesting question. Ako, hindi na. Sa totoo lang, gusto kong mag-abroad-abroad yung mga nitinitinda lang, mga parang bakasyon. Pero parang dito na talaga yung... Wala na rin naman kasi 44 na ako, o saan pa ako mag-a-apply lagi ba? Unless, sinasama ako ng asawa ko sa ibang bansa, o yung anak ko pag grumage. Okay na, masaya kasi ako sa mga medical school. Oo, masaya ako sa mga school. But, kasi mga kasama. Oo. Oo. Pag masaya ka kasi sa work, hindi kaya maghahangad ng ibang work. Kasi panibago mo na. Okay, kasama sa iba. Okay. Medical transcriptionist ay isang allied health professional. Ang kanilang profession ay tumutukoy sa proseso ng transcription o pagko-convert ng mga voice record reports na idinidikta ng mga physicians o ibang healthcare professionals sa text format. Karaniwan nilang tungkulin ang pagpapanatili o pagkukonsulta ng mga reference para sa medical procedures at terminologies. Si Ms. Teresa, isang medical transcriptionist, narito ang aming pagkikipagpanayam sa kanya. Medical sa sila naman yung mahihirap na diagnosis mo na nalilipat sa mga gusto medyo
iba-ibang sila. Tsaka yung malalalim na medical term na dapat alam lang medical transcriptionism. Pero alam din naman ang sekretaryo, pero yung medical transcriptionist, mas doon sila nakapokus sa mga pagbabasa ng mga diagnosis ng mga doktor. Iba-ibang diagnosis, pero dapat alam nila yung meaning, hindi lang parang babasahin nila. Dapat alam din nila yung meaning at saka kung paano nila yung meaning tama. Kasi dapat yung proper spelling, kaya dapat alam nila yung hindi ba sila yung paano yung magsulat nila, kung ano yung paano magbasa nila. Kailangan alam nila kung saan spelling, saka yung pronounce ng word ng medical term na sila tinatawag. So, ma'am, ano po bang mga kadalas sa mga sa field namin, sa diba, yun na isang pasyente. May patient kasi na, halimbawa wala kayo doktor, tapos gusto na yung mag-check-up siya. Ano parang, kailangan, kasi na mauna siya, kahit may mga tila-tila, kasi kailangan i-priority mo yun. Parang, kailangan, ang gusto nila, parang, iunahin sila kahit may tila, at saka yung, parang hindi mo sila agad na-accommodate, parang din kayo. Tapos yung sasabihin mo, mamatay na sila. Pagka ganun, parang hindi lang nila kaya, inire-refer na namin sa emergency room kung wala po yung available na doon. As long na ma-accommodate namin sila. So ito na lang ang last na yung ano po bang magiging payo nyo para sa mga nagnanais mong pumasok as a medical secretary? Sa medical secretary, una, kailangan mag-approachable ka. Yung marunong ka makipag makitungo sa iba't ibang pasyente. Hindi nga, sinabi ko kami na hindi lang mahirap, hindi lang mayaman. At saka yung proper na pagsasalita, well, grooming din dapat, syempre dapat. Saka yung pagsasalita mo, hindi yung dapat na parang, kasi iba na ngayon ang siguro na ma-aware na kayo sa mga salita na ngayon, iba-iba. Kailangan nasa tamang pag-i-explain pa rin yung pag-i-explain sa mga pasyente at saka sa mga doctors. So, thank you, ma'am. Pag-ulap niyo po sa amin para kalunit po ang aming mga katanungan. Good luck sa inyo at saka sana maging successful din sa mga susunod na kung ano yung gusto nyo. Okay, thank you.